to school na nga pala ngayon, guys, at marami ng estudyante na pumapasok. Nakakatuwa naman, no, at may face to face na, no. Sarap din na isip-isipin na parang bumalik na tayo sa normal. Parang wala nang pandemic. Nakamas na nga lang ang mga tao, yun lang. But it's a good thing pa rin na ano, guys, na everything is umu-okay na. Masaya rin ako, guys, na syempre meron tayong mga kaibigan na kapwa nating vlogger na nandito pala sa Pangasinan. Dati parang feeling ko ako lang eh, ngayon may kasama na kami. Sarap lang din isipin, guys, na hindi na ako nag-iisa. And time will come na pag lumaki na rin ang channel ng aking editor, eh alam ko na makakasama ko din siya sa pagra-ride. In God's will, masaya ako sa achievement ng mga taong mga nakakasama ko. Hindi ko rin kasi ugali na maingit, no? Pero masaya ako sa mga bagay na nakikita ko pagka nagtatagumpay ang isa sa kaibigan ko. Magkaibigan tayo, nagtagumpay ka, masaya ako para sa'yo. Suportahan kita, ganun ako eh. Natuwa ako, guys, na sumama ako sa dalawang to. Alam mo kung bakit? Kasi may ipopromote daw silang business dito sa Villasis, no? Ah! Wag, kuya. So natutuwa ako, guys, kasi business yung kanilang ipopromote. Kasi pag gumanda ang takbo ng mga negosyo dito sa aming bayan, eh of course, gaganda rin ang ekonomiya, no? Kaya masaya ako na mayroon akong mga kasama. May mga kabady-body na tayo ngayon. Hindi kagaya dati, mag-isa lang ako nagra-ride. Ngayon, di ba? O, tatlo na kami. Ang ganda patignan sa highway, no? Kasi kapag business ang sinuportahan nyo, guys, of course, pangkalahatan yon. Marami ang makikinabang. Maganda kapag grupo kayo. Kagandahan nun yung kapag negosyo ang sinuportahan nyo, eh marami yung naikinabang. Of course, hindi lang yung negosyante ang tulungan nyo, pati na rin yung mga tumatangkilik sa kanila, no? As long as marangal naman yung negosyo na yun. So mamaya malaman natin kung ano ba yung business na susuportahan natin. Ang alam ko, kainan daw eh. Ngayon ay maraming business ang nahihirapan makabangon dahil sa pandemic, no? Alam naman natin yun. So suportahan lang natin ang mga nagbi-business dito sa lugar natin. Traffic-traffic na dito sa amin, guys. Picture! Naka-picture na ako. Sa mga lodi ng vlogger dito sa Pangasinan, ambassador natin sila sa ating negosyo. Siyempre, ipopromote ko rin sila, di ba? Ako naman, masaya ako kapag lumaki yung channel nila. Sa pag-inegosyo, guys, mahasabi mong successful ka na kapag yung mismong mga tao yung tinutulungan mo ay nagiging successful din. Parang bon eh. Hindi ko alam. Parang magkakamali. Parang doon tayo sa may baba. Sa kabila? O, sa may baba ng Carmen na kulay. Doon bantang left side. Carmen? Oo. Baba ng kulay. Baba ng kulay. So U-turn tayo? Oo, balik tayo. Okay, tara. Okay lang, let's go. Steven! Namibigay ng sticker nakasakay doon. Lukot. Delikado yan, Brad. Ayan, guys, mukhang naliligaw na nga kami. Nagtatalo na yung dalawang motoyorski. Hando na raw kami kanina. Bumalik pa. Naliligaw na nga. Magbabalik na sana ako ng damit ko eh. Naliligaw na kami. Ah, dito pala yon, guys. Pwede siguro mag-park dito. Babalik na rin ko na yung damit ko eh. Oh, sige. Ay, naligaw. Naliligaw eh. Babalik na rin ko yung damit ko. So, nakaugad yan na sa aming mga big bike rider, no? Na pag nag-park ka, ay palagi na lang na military parking. Para safe. Kita nyo na, guys, pag may isang nag-park doon, di lahat sila gagaya na organized na kami. Tara, maganda na picture yan. Tara, picture tayo, bro. Okay. Ito pala, guys, yung ano, business na pinopromote nila dito sa Villasis. It's showtime. Sisig pare, silog, pansit, at ihaw-ihaw. Yan. Kayo po ang may-ari, sir? Opo, sir. Nice to meet you po. And more power to your business. Anong pangalan mo? Anong pangalan niyo? Erickson po. Erickson. Sticker, sir? Water, ma'am. Yeah. Sticker, ma'am. Yun, no? Water refilling station manufacturer. Yes po kaya. Thunder po. Ba't kayo nangingin ng sticker? Wala pong puto sa bike. May patago ba kayo? Yeah. Hindi, joke lang. Ah, sticker.
Tigar! Kaya ako nga eh. Oh, ingat kayo. Kalsada yan, ha? Okay, magalas sa kalsada. Mamaya mag-ingat ko yun. Baka tumawid. Okay, so ito yung ating order na Paris. Yan. Mukhang masarap to, ha? Simple lang yung kanilang negosyo, pero mukhang masarap naman yung sineserve nila dito, guys. Ang Paris, dapat lagi may ka-Paris na kanin. Siyempre, yung sticker ko, didikit sa cellphone ni Motoyorski. Iyon, oh. Thank you, idol. Sticker. Oh, kuha ka. Thank you. Ito kasi, sir. Baka may gusto ka batiin. Thank you, sir. Support po ako. Hindi namin tinatanong, Brad. Sino mag-ilibre nito? Ah, sir. Sir. Ah, libre niya? Oh, shout out sa'yo. Libre mo, eh. Di ba nakakaya? Nagpalibre tayo sa kanila. Ipatitikim daw nila itong masarap na pagkain. Ah. Paris nila. Okay. Hindi, bayar natin to. Bayar natin to, pre. Nakakaya. Ngayon palang bubuelo to, eh. Dapat pala sinama ko yung editor ko, eh. Pag hindi, wasak sa kanila to. Oh. Ubus to sa kanila, ubos. Malalaking tao din sila. Bodyguard ko na rin at the same time. Sarap nito, sir. Ah. Ikaw ba nagluto? Opo, sir. Ilan taon nung pinag-aralan? 1 year lang mo. Nung mag-open din kasi kami. Pwede ba ako mag-order ng water, Max? Order ako ng water. Water, Max? Oo. Meron kami dyan, sir. Ay, hindi ako minom ng hindi water, Max, ha? Opo, sir. Oo, sige, bigyan mo ako. Water, Max yan? May water, Max ba dyan? Punong-puno ate. Galing ka ng Quezon City? Kung galing ka talaga doon, saan ka dumaan? Cabanatuan po. Cabanatuan? Mas layo. Puson layo. Dumaan ka ng Bulacan. Diba, Quezon City? Sunod, Bulacan. Ilang araw ka nang galakan? Pangalawang linggo na po. Pangalawang linggo? Hindi totoo yan, sir, kasi nung makausap ko siya, sinabi niya agad, dire-diretso yung sabi niya. Hindi siya nagsisinagalit. Kaya nga sabi ko may pagkain pa dito. Oto, bigay natin yung isang alpe. Saan ka papunta, Bay? Saan ka papunta? Sa La Union po. La Union? Bakit? Doon, taga doon ka? Tama po yung kapatid ko. Anong meron doon? Nagtrabaho po. Anong nagtrabaho ka doon? Ang kuya ko. Tapos sumabas sa umulan po. Alam nga, tinuntahan ko kasi itsura niya, parang saan, nagutom. Saan ka galing? Dito, dumaan. Nakita mo dumaan dyan? Oo, nakita ko. Ang talas mo ng mata mo. Siyempre yung kasi. Hindi na ako kasiwata. Pag mga ganyan na... Hindi wata. Ang galing din kasi tayo sa hirap. Kaya... Marami. Ay na yan. Kamano lang tubig, pre. Yan, ano? May ano ka, lakas ka. Sumukumain ka muna dito. Ha? Ba't wala kang pamasahe? Yun, may dala siyang cartoon, sir. Cartoon. Hindi niya pwedeng iwanan. Ayun, dala niya, sir. Kaya nilapitan ko kaagad. Alam ko, ano eh, malayo-malayo siya eh. O? Oh, kasi kompleto eh, nahigaan. So grabe naman ng... Binibenta ko po yan. Ha? Ang binibenta mo? Habang naglalakad ka, nagbebenta ka? Wala. Tapos dalawang linggo ka nang bumibiyahe. Ay, grabe no. Kaya ka muna. Nabag ako kanin. Rito. Kanin? Kanin? Hindi, hanggang bukas. Kawapanis, oh. Grabe pala. Quezon City, papunta pa La Union. Guys, pauwi na kami niyan. Siyempre, thank you very much sa food. At of course, sa banting namin lahat. Ano yan? Pambihira, kumain ka lang ng Paris, tumaba ka ng ganyan? Sarap kasi siya, eh. Nakusog ako. Walang niya. Grabe yung Paris mo, pataba. Paano lang pag may taba pa yun, sir? Oo, masustansya yung Paris mo dito. Bro, thank you very much, ha. Siya pala yung may-ari nitong Paris. Ayan. Sana mas lalo pang sumarap. Ay, masarap naman, pero sana sumarap pa lalo. Thank you, thank you. Thank you, sir. Ayan. So, pag gusto nyo matikman, drop by lang kayo dito. Bilisis lang to. Alam mo, sir, ito lang yung first time na natikman kung pinakamasarap ang Paris. Alam mo kung bakit, sir? Libre. Sarap pag libre, no? Talaga pag libre na magharap. Oo! Ay! Aldi moto vlog naman to! Ah! Pinamimigay mo na yung helmet. Nakapalit na kayo ng helmet. Pati yung ano lalagyan, nakuha mo na. Kaya nang mahirap pag puro vlogger ang kasama mo. Nagayan, ha? Guys, pauwi na kami niya. Busog!
Paano ka pauwi niyan? Paano ka pauwi niyan? Pahinga muna. Tapos lalakad ka na pauwi. May bahay ka doon sa La Union? Yung kuya ko yung nagtatrabaho. So may napagkatrabuhan ka din doon o wala? Ano yun? Baka sakali ka lang. Puntahan ko lang po yung kuya ko. Tapos babalik ka ng Maynila? Hindi, doon ako sa kanya. Bawal na po doon. Oh, vaccinated ka na ba? Wala nga po kung bakuna. Naku, ingat ka. Yung kasama ko sa trabaho dati, namatay yung dalawa. Ano, first dose pa lang kami. Hindi ka magpabakuna. Bawa naman si kuya. Mga ilang araw pang lakarin yan? Mga araw pa daw? Oo, mga ganun. Siguro mga isang araw naman na lang ang lakad ni kuya. Bigay natin siya ng konting pambili ng pagkain. Meron ko dito konting barye. Kumita yung Dekalidad Print Shop kanina. Nagbayad si Andy Motovlog. So hatiin na lang natin. Ito, enough na to para pangkain lang niya, di ba? Para bukas. Kasi malayo-layo pala lakarin niya. Malayo-layo pala lakarin mo. Pambili mo ng pagkain bukas. Oh, mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Ingat ka. Tutuloy na kami. Kakabombahan na po. Nahabog naman ako doon, guys. Talaga naman. Tara na. Sir, thank you, sir. Oh, ingat, ingat. Saktong-sakto, tumigil na yung ulan. Ingat. Ingat, bro. Ingat, ingat tayo. Sige. Bukal sa puso ko yung pagbibigay at masaya ako na nabigyan siya. At sana makatulong yon kahit paano doon sa biyahe niya, no? Hindi man yun ganun kalaki, pero alam ko dahil sa malapit na lang naman yung pupuntahan niya, eh malaking bagay na yon. Nung na-interview namin siya actually kanina, off-cam, di ako makapaniwala na nagbiyahe siya. Naglalakad siya mula Quezon City hanggang La Union. Hindi ko ma-imagine. Sa ngayon, eh, wala naman tayong pwedeng maitulong sa kanya. Pambili lang niya ng pagkain kapag nagutom siya bukas o mamayang gabi pag naglakad siya. Kahit paano, makakatulong na yon para makasurvive siya doon sa pupuntahan niya. Total, malapit-lapit na. Pangasinan, going to La Union. Saktong-sakto, oh. Yung alis namin, guys, ay wala nang ulan. Ayan, para sa kaalaman ng aking mga viewers, hindi talaga ako humahawak ng pera. Hindi ako gumagamit ng pera. Sa totoo lang. Alam yan ang mga kaibigan ko. Yung mga talaga nakakakilala sa akin na hindi talaga ako humahawak ng pera. Mabuti na lang, kanina ay nagpagawa ng jersey at sticker si Aldi Motovlog. Kaya nagbayad siya sa akin ng counting cash. At yun ay, yun yung pera na hawak ko ngayon. Kaya minaibigay tayo kahit papano doon sa tao na yun, kung sino man siya. Sa evaluation ng aking mga kasama, legit lahat ang sinabi ni kuya. Siyempre, kung legit yun, natural, tulungan mo. Kung hindi man legit, eh, okay lang naman. Ang importante, masaya ka sa ginawa mo. Kumbaga, binigay mo yon ng walang pagsisisi. At makita mo, guys, yung ngiti niya, no? Parang sa wakas, mayroon akong makakain mamayang gabi o kaya bukas. Medyo mapamaraan din si kuya, no? Isipin mo. Siyempre, sigurado wala siyang pera nung naglakbay siya, no? Pero ginawa niya, nagkariton siya. So, habang nagkakariton siya, eh, nagkakalakal siya habang naglalakbay. San man niya gagamitin yung pera na naibigay natin, eh, siya nang bahala doon. Bibili siya ng chinelas niya para mas komportable or pagkain niya para makaabot lang. Nasa kanya yon. Nag-sink in sa akin kasi na dati rin akong ganun. Nung ako ay bata pa, ay nasubukan kong magtinda ng bakal bote doon sa Tugigaraw. Kasama ko si Kuya Dinan. Sa ngayon ay yumao na si Kuya Dinan, yung kapatid ng bayaw ko na si Kuya Janjan Manglala. Yan yung ginagawa kong libangan doon. Nagtitinda kami ng bakal bote sa Tugigaraw. Doon kila architect Jan Lim, doon sa Baggao, Cagayan. Nasubukan ko magbenta ng ganyan. Pero yung sa amin, kasi mayroon naman talagang bahay dati na tinitirahan ako doon sa Tugigaraw. Parang libangan lang namin ni Kuya Dinan yun. Rest in peace, Kuya Dinan. Napakabait na tao. Nakaka-touch, nakakadurog ng puso na ano man yung kanilang pinaglalaban, eh, bahala siya doon. Kaya lang hindi ko lubos maisip, no, guys. Meron palang mga tao na willing maglakbay ng 5 araw and nagbabaka sakali lang siya doon. Ang masakit niyan, hindi ko alam kung makikita rin niya yung kapatid niya roon, no? Ang tanong, makita kaya niya? Yan ang mga tanong na nagsisink in sa utak ko ngayon. Kasi ikaw ba naman, naglakad ka ng ano, nagbabaka sakali ka lang. Ayan, so I hope hindi naman tayo maging poverty porn, no?
At ang gagawin ko dito ay i-blur ko na lang ang mukha ni kuya at yung amount na aking inabot sa kanya, para sa ganun hindi naman tayo magkaroon ng issue or bash. Pero gusto ko sanang makita yung ngiti niya, no, nung binigyan natin siya ng counting tulong. Napangiti siya eh. Sarap ng ngiti niya, no? Magamit lang tayong instrumento ng Diyos para tulungan siya. Dito ko na rin siguro tatapusin ang aking vlog. Thank you very much for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating panood at na-inspire kayo. Kung meron man ay please huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like and share. Again, this is Kuya Alfred, ang inyong pambansang tubig. Nagasabing be blessed and be a blessing to everyone. Good vibes. Splash.